الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فبنعمته تتم الصالحات وبه تغفر الذنوب نحمدك اللهم حمدا حامدين ونشكرك شكرا شاكرين على كل نعمك التي اعطانا اياها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قائل في حديثه أنه قال اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها مخالق الناس من خلق الحسن وبل مراليم من الله سبحانه وتعالى Maaminawa ang namagulang mga kapatid sa pananang palataya ng Islam. Bago ang lahat ay lubos po natin pinasasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng biyayang iginawad niya sa ating mga alipin niya Allah. Biyayang tinatamasa natin, biyayang nararamdaman natin o hindi, nakikita man natin o hindi, ontik man ito o madami, malaki man ito o maliit, mga kapatid sa mananampalatayang Islam, tayo ay lubos na magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng biyayang iginawad niya sa ating mga alipin ni Allah. Sapagkat makatotohanan na ang lahat ng patuloy pasasalamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang at wala ng iba pa. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ay nabita sa malakal na Quran, وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. At kung inyong susubukin bilangin ang mga biyayang iginawad sa inyo ni Allah, makatotohanan na hindi natin kayang bilangin ang mga biyayang ito, mga kalimun ni Allah. At si Allah din ay nagwika sa malakal na Quran, na in syakartum la'azidannakum, wa la'in kafartum inna adhabi lashadid. Si Allah ay nagwika, at kayo, at kung kayo ay magpasalamat mula sa biyayang iginawad sa inyo ni Allah, la'azidan lakum ay mas dodoblihin pa sa atin ng mga biyaya na ginagawa sa atin. Wala in kafardo at kung kayo naman ika ay sumway, alalaumbaga na hindi kayo matutong magpasalamat kay Allah. Inna adhabi la sharif. Makatotohanan na ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay napakatindi, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Pasalamatan natin si Allah sa pamamagitan ng tanging pagsasagawa ng pagsamba lamang sa kanya, mga alipin ni Allah. Dahil nakatotohanan na sino mang alipin ni Allah na nais niyang pasalamatan si Allah ngunit walang pagsasagawa ng pagsamba, makatotohanan na hindi mo tunay na napasalamatan si Allah. Sabun sabda, asalin sabdaw, akabo yan ang pananalamatan sa Allah, uwi na nabu asipon, nasabun sabda ang makatotohan ang hindi mo tunay na napasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. Mga alipin ni Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ay nagsalita, Inna Allah yuhibbu 'abdal ghani wa yuhibbu 'abdat taqi wa yuhibbu 'abdal khafi. La hawla wa la quwwata illa billah. Si Allah subhanahu wa ta'ala kanyang minamahal, kanyang minamahal ang taong taqi o taong matatakutin sa kanya. Wa yuhibbu 'abdal ghani. Si Allah ay minamahal niya ang taong mayaman. La hawla wa la quwwata illa billah. Si Allah minamahal niya ang kanyang alipin khafi o yung taong mapagtago ng kanyang mga mabubuti gawain, mga alipin ng Allah. Isa-isay natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagmuni-munihan natin at pag-isipan natin ang malalim ang hadis na ito. Alam niyo po ba, mga kapatid sa pananampalatayang
Iba-iba. Iba-iba ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Iba-iba ang tinatamasa natin sa mga oras nito. Mayroon sa atin nakakamitid dahil walang iniisip na problema. Mayroon sa atin punong-puno ng problema. Mayroong mahihirap at maraliga at mukha. Mayroong mayayaman may kaya. Mayroong nagkakasakit. Mayroong masigla. Naibig maaalipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na binatang sa mga bida magmanggupatan sa mga sa'yo ato. Iba-iba ang ating kalagayan sa mga oras na ito. Pero alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang tinatamasa natin sa mga oras na ito? Ano man ang kalagayan natin sa mga oras na ito? Alam mo ba kapatid sa pananampalatang Islam sinusubukan ni Allah? Alam mo ba kapatid sa pananampalatang Islam na sinusubukan ni Allah? Bakit? Bakit mag-alimin ni Allah? Dahil ano man ang tinatamasa natin sa mga oras na ito? Ano ang kalagayan meron tayo sa mga oras na ito? Nasa dalawang kalagayan lamang ngayon. Kung dalawang kakulugan, rather, mag-alimin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa dalawang kakulugan yan. Halimbawa, mag-alimin ni Allah, ikaw ay may kaya. Mayaman. Ikaw ay may kaya. Mayaman kapatid sa pananampalatang Islam. Alam mo bang dalawa ang kahulugan niyan? Dalawa ang kahulugan niyan kapatid sa pananampalatang Islam. Depende sa iyong gawain. Ikaw na wala kung matalim na yun. Paano natin ito nasabi mga kapatid sa pananampalatang Islam? Kung ikaw ay may kaya o mayaman, ngunit ikaw ay hindi sumasamba kay Allah, alala kong magawa ng sala. Hindi ko magawa ng pagsamba kay Allah. Ngunit ikaw ay may kaya. Ikaw ay mayaman. Ang pagiging mayaman mo ay muhi sa iyo ni Allah. Ang pagiging mayaman mo ay murkarkaw ng Allah. Bakit mga alipin ni Allah? Dahil sinasabi sa iyo ni Allah, magpakabusog ka na sa pagiging mayaman mo. Magpakasawa ka na sa kayamanan mo. Magpakasawa ka na sa pamumuhay mo. Ikaw ay may kaya at may buhay. At hindi ka sumasamba sa akin dahil sa araw ng paghuhukom ikaw ay aking itinawin, susunugin sa apoy ng inferno. Allahu Akbar. So kago galing ka ang kawasa, pagpagadala, ada asing bang ka po Allah, nabiyang ka na nakamagaling ka, ang kawasa na murta ka po Allah. At yung kalitero, ulang ka pa kasumusunok o niyo. Kamaumang kaong sa apoy ko naraka, kung kaya ipating ka lang natin mo Allah subhanahu wa ta'ala. Nakahawla wala ko matalim na bila. Pero kapatid sa pananampalatang Islam, kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay may kaya, na ikaw ay may sampagsamba sa dakilang lumikha. Kung ikaw ay may pagsamba, ang pagiging mayaman mo, ang pagiging may kaya mo, ay ni'ma. Napakalinaw na biyaya sa iyo, biyayang mabuti sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga tao may kaya, mayaman, asan kayo sa dalawang bilin ng kapatid sa pananampalatang Islam? Ikaw ba yung tao may humahawak ng pagsamba sa kay Allah subhanahu wa ta'ala, o ikaw yung taong nakalimot kay Allah subhanahu wa ta'ala na walang pagsamba sa kanya? Vice versa, darunding po sa mga dukha, malalita, mga mahihirap. Ganyan na ganyan po mga kapatid sa pananampalatang Islam, depende sa iyong gawa. Kung ikaw ay mahirap, pero walang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, walang pagsamba! Mahirap! Dukha! Malalita! Na hindi sumasamba kay Allah! Ang pagiging mahirap mo, murtang kang Allah! Muhin sa iyo ni Allah! Na kung saan buhay ka pa lamang, pinaparanas na sa iyo ni Allah ang kanyang galit. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. Pero kung ikaw ay malalita, dukha, mahirap, pero sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang iyong pagiging mahirap ay ni'ma. Biyaya sa iyo ni Allah. At hindi lang yun, pagmamahal sa iyo ni Allah. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha ahabba Allahu 'abdan ibtala." Idha ahabba Allahu 'abdan ibtala. Ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Allah, kapag minahal niya ang kanyang alipin, sinusubukan niya ito. Suwalla na ibilang ko babayaan niya, suwalla ko niya, napitupunan niya. Ugay mga uri po niwang nanasuntok po niwang nanatanding ka kamakbi ang marata. Ang pagsubok ni Allah, nasa mabuti at nasa masama. Kaya
nagkaroon na kanino. Nagkasakit, nakakatakot ang lahat wala kang ibang. At lahat ng ito'y nasa pagsulong at nasa tangan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ano ba kapatid? Ano man ang pinagdamasa natin sa mundo ito, isa lang ang tinitingnan sa ating Allah. Isa lang. Isa lang. Isa lang ang tinitingnan sa ating Allah. Una, sinabi ng Allah sa malakal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ang ayat na ito, parati natin nalilig sa ating pangangulama. At sa kabila nito, inakabisado pa natin ang kaugugan nito. Ano sinabi ng Allah? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikhaika ang mga jin at ang mga tao, liban na lamang na sila isang may nao. Ang tanging dahilan kung bakit nandito tayo sa mundo ito, upang sambahin siya mas mahala ng mag-aala. The question is, anong ginagawa mo? Iba ang pinupokus mo kapatid sa pananampalataya. Pakaisa'y kami na wag ka. Ano ka na malalamin? Nasaan ka? Sa mga umas na ito, malapit ka ba sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala o mas malapit ka sa pagsasagawa ng mga makamundong bagay mga aliwin ni Allah subhanahu wa ta'ala? At ang bawat isip talawin natin ang ating mga sarili. Tandaan na kapatid, anuman ang ginagawa mo sa mundo ito, ang titingnan lang sa iyo ni Allah ay yung